Ikalawang Samuel, ginawang hari ng Huda si David. Ikalawang kabanata. Pagkatapos nito, nagtanong si David sa Panginoon, "Pupunta po ba ako sa isa sa mga bayan ng Huda?" Sumagot ang Panginoon, "Pumunta ka." Muling nagtanong si David, "Saan po roon?" Sumagot ang Panginoon, "Sa Hebron." Kaya pumunta roon si David, kasama ang dalawa niyang asawang sina Ahinoam na taga Jezreel at Abigail na byuda ni Nabal na taga Carmel. Isinama rin ni David ang mga tauhan niya at mga pamilya nila at doon sila tumira sa Hebron at sa mga lugar sa paligid nito. Di nagtagal, pumunta ang mga pinuno ng Huda sa Hebron at pinahiran ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Huda. Nang mabalitaan ni David na ang mga taga Jabes Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga mensahero na nagsabi, "Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa ipinakita niyong kabutihan kay Saul na hari ninyo sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya. Ipakita sana ng Panginoon ang pagmamahal at katapatan niya sa inyo at ipapakita ko rin sa inyo ang kabutihan ko dahil sa ginawa ninyo. At ngayon magpakatatag kayo at lakasan niyo ang loob niyo kahit patay na ang hari ninyong si Saul. Ako naman ay pinili ng mga taga-Huda bilang kanilang hari." Ang alitan sa pagitan ng pamilya ni David at Saul. Ngayon, ang commander ng mga sundalo ni Saul na si Abner na anak ni Ner ay pumunta sa Mahanaim kasama si Isboshet na anak ni Saul. Doon hinirang niyang hari ng buong Israel si Isboshet. Kasama na rito ang mga lugar ng Gilead, Ashuri, Jezreel, Ephraim, at Benjamin. Si Isboshet ay 40 gulang nang maging hari ng Israel at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si David naman ang kinikilalang hari ng mga taga-Huda at naghari siya sa Huda sa loob ng 7 taon at 6 buwan. Doon siya nanirahan sa Hebron. Isang araw, nagpunta si Abner sa Gibeon mula sa Mahanaim kasama ang mga tauhan ni Isboshet. Sinalubong sila ni Joab na anak ni Zeruiah kasama ng iba pang mga tauhan ni David doon sa imbakan ng tubig sa Gibeon. Umupo ang grupo ni Abner sa kabilang panig ng imbakan ng tubig at ang grupo naman ni Joab ay naupo rin sa kabilang panig. Sinabi ni Abner kay Joab, "Paglabanin natin sa ating harapan ang ilan sa mahuhusay nating sundalo." Pumayag si Joab at tumayo ang 12 tauhan ni Isboshet na mula sa lahi ni Benjamin para makipaglaban sa 12 tauhan ni David. Hinawakan nila ang ulo ng isa't isa at nagsaksakan hanggang sa mamatay silang lahat. Kaya tinawag na Helkat Hazurim ang lugar na iyon sa Gibeon. At nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng 2 grupo. At nang araw na iyon, natalo si Abner at ang mga tauhan ng Israel laban sa mga tauhan ni David. Kasama sa labanan ang 3 anak ni Zeruiah na sina Joab, Abishai, at Asahel. Mabilis tumakbo si Asahel gaya ng usa at hinabol niya si Abner ng walang lingon-lingon. Nang lumingon si Abner, nakita niya ito at tinanong, "Ikaw ba yan, Asahel?" Sumagot si Asahel, "Ako nga." Pagkatapos sinabi ni Abner sa kanya, "Huwag mo na akong habulin. Iyong isa na lang sa mga kasama ko ang habulin mo at kunin mo ang kagamitan niya." Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya. Muling sinabi ni Abner kay Asahel, "Tumigil ka sa paghabol sa akin. Huwag mo akong piliting patayin ka. Wala na akong mukhang maihaharap sa kapatid mong si Joab kung papatayin kita." Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya. Kaya tinusok niya ito ng dulo ng sibat at tumagos ito hanggang sa likod. Bumagsak siya sa lupa at tuluyang namatay. Napahinto ang lahat ng dumadaan sa lugar na kinamatayan ni Asahel. Nang malaman nina Joab at Abishai ang nangyari, hinabol nila si Abner. Papalubog na ang araw nang makarating sila sa burol ng ama malapit sa Giya, sa daang papunta sa ilang ng Gibeon. Nagtipon kay Abner sa itaas ng burol ang mga sundalo mula sa lahi ni Benjamin para maghanda sa pakikipaglaban. Sinigawan ni Abner si Joab, "Itigil na natin ang patayang ito. Hindi mo ba naunawaan na samalang ng loob ang ibubunga nito? Kailan mo patitigilin ang mga tauhan mo sa paghabol sa aming mga kadugunyo?" Sumagot si Joab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng presensya ng Diyos na buhay,
na kung hindi mo iyan sinabi, patuloy kayong hahabuli ng mga tauhan ko hanggang umaga. Kaya pinatunog ni Joab ang trumpeta. At ang lahat niyang tauhan ay tumigil sa pagtugis sa mga Israelita. At tumigil ang labanan. Buong gabing naglakad si Abner at ang mga tauhan niya sa lambak ng Jordan. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagpatuloy sa paglalakad buong umaga hanggang sa makarating sila sa Mahanaim. Nang huminto si Joab sa paghabol kay Abner, siya at ang mga tauhan niya ay umuwi na rin. Nang tipunin ni Joab ang mga tauhan niya, nalaman niyang bukod kay Asahel, 19 ang napatay sa kanila. Pero 360 ang napatay nila sa mga tauhan ni Abner, at ang lahat ng iyon ay mula sa lahi ni Benjamin. Kinuha nina Joab ang bangkay ni Asahel at inilibing sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Pagkatapos, buong gabi silang naglakad. At kinaumagahan, nakarating sila sa Hebron.